So, ayan, magandang araw po sa ating lahat, mga ka-backyard. Welcome back po sa ating vlog ngayong araw. So, ang tanong po natin ngayon, sa palagay mo, ano pong manok ang pinakamasarap at pinakamalasa? So, hindi ko na po sasagutin yan. Kung ano po ang palagay nyo o anong manok ang napakasarap, comment nyo na lang po sa baba. So, ngayon po, pag-usapan po natin, totoo po ba na magkakaiba ang lasa ng mga manok? O kung iba-ibang manok, magkakaiba rin ang lasa. Sa palagay ko po o sa akin pong idea, yan po ay totoo. So, talakayin po natin yan kung bakit nga ba magkaiba ang lasa ng mga karne ng manok. So, unang-una po, eto, meron po tayo ditong, eto po. Eto po ay basilan. So, originally, native naman po talaga ang basilan. Pero, kaiba rin po sila sa native po natin dito sa Bohol. Medyo maliliit. So, ito po, basilan na medyo maliit po siya. So, ito po, wala na po tayong basilan ngayon. So, ang ginawa po natin, ito na lang ang naiwan. Gawa po ng kanyang kulay. O, yan. Nagaganda na ako sa kulay niya, kaya ako po siya inihabilin. So, bakit nga po ba magkakaiba ang lasa? So, unahin po natin sa kagaya nitong basilan. So, kung kakarnihin po natin ito, ito po ay napakasarap at saka napakalinamnam. So, kung ihahambing ko po ito, magkapareho po sila ng lasa ng mga native chicken natin dito sa Bohol na medyo maliliit. O, kasi laki rin po nito lamang. So, ito po, kung tawagin sa atin sa Bohol, ihid po ito na basilan. O, yung maliit pong basilan siya, pero basilan pa rin po ito. So, ang pinagkaiba po kasi, yung ganito pong mga klase or native ay medyo mayroon po silang lasa na hindi po natin makikita sa mga broiler o dun po sa mga heritage breed na manok. So, pag-usapan natin yan, bakit po ba? So, unang-una po sa palagay ko, kaya po nag-iiba ang lasa ng mga native o ganito rin po mga klase ng manok, basilan, gawa po ng sa kanilang kinakain. So, kung iisipin po natin, yung mga native chicken po natin o mga basilan po natin gawa ng hindi naman po tayo natatakot na magkasakit at saka pakawalan lamang, gawa ng hindi naman po sila kamahalan, kagaya po ng mga shamu chicken natin na kailangan po talagang itangkal natin at ilagay po sa ating mga net. So, ang nakakain po kasi nila ay iba-iba. So, sa tanong po yun, ang sagot po doon ay depende sa pagkain. Kung bakit nagkakaiba ang lasa nila. So, sa mga native at saka sa mga basilan, pinapakawalan po kasi natin. So, ibig sabihin, makakain po nila kung ano ang gusto nila na kinakailangan ng kanilang katawan, which is, nakakakain po sila ng mga kulisap, mga bato, mga dahon, mga prutas, kung ano-ano man na makikita nila sa paligid na nagpapasarap sa kanilang karne o yun tawagin po natin nagiging ingredients na po naturally sa kanilang laman. So, ibig sabihin, ang lasa, ang nakakain po pala nila, nagbibigay din po ng dagdag na lasa o dagdag na sarap sa kanilang karne pag atin na pong ni karne o niluto yung mga native at basilan. So, kung ihahambing po natin sa broiler chicken, yun po mga 45 days lang haharbisin na po natin. So, ang 45 days po kasi, originally, mula po pagkasisiw niyan, hanggang sa 45 days niya po na pagharvest po natin, ano po ba ang kinakain niyan lang? So, ang kinakain niya lang po, feeds. Pure feeds po. So, ibig sabihin, kung ano lang yung ginawa o nilagay ng manufacturer sa feeds na ipapakain natin sa munting mga broiler, yun rin lamang po ang makakain nila o papasok sa kanilang katawan, which is, ang napakarami po dun, ay yun po talagang ingredients na nagpapalaki agad sa broiler o yun po 45 days. So, ibig sabihin po, nag-expand po agad ang kanilang katawan. So, kung mapapansin po natin, ang native medyo maliliit po, pero siksik po sa lasa. Yung broiler po, medyo malalaki, pero medyo matabang po. So, alam ko naman po na inyo po yung na-oobserbaran din. So, ibig sabihin pala po,
ang pagkain ang number one na papasarap at saka nagiging resulta ay yung hindi naman po sabihin natin na hindi masarap. Masarap pa rin naman po pero mas malasa kung pakawala po o kung ano-ano po ang kinakain ng ating mga alagang manok. So ibig sabihin kung ano po kaya ang atin pong mga heritage breed na manok ay ating pakawalan din. So ipapakawalan po natin, hindi po nakakulong, hindi po nakatangkal. Nasubukan din po natin yan, may pinagkaiba naman po. So ibig sabihin, yun po kasing nasa mga pakawalan na manok, hindi po sila masyadong matataba. Kagaya po ng nasa loob ng tangkal na 1-2 sawa sila sa feeds, medyo matabang po ang kanilang karne. Yung pong pakawalan na heritage, kung ikukumpara nyo po sa heritage na feeds lamang kinakain, may kaibahan po yun ng kaunti. Hindi naman po sabihin natin na malaki ang kaibahan. So, ang tanging rason po talaga nyan, kung bakit po nagkakaiba ang lasa, ay yun pong pinapakain natin at the way po natin silang palakihin at alagaan. So, pero magkakapareho pa rin po ang lasa nyan. Depende na po yan sa magic sarap o kung ano pong itetempla natin. Sasarap at sasarap pa rin po yan. Pero pag naturally po na hinahanap natin na sarap, ay dun po tayo sa ating mga native chicken, basilan chicken, same lasa lang po sila. O, pahabol pa nga po panala natin na may nagtatanong po, ano pong lasa ng karne ng shamu? So, sa mga kapareho ko po, nag-aalaga rin ng shamu, ang maisasagot ko po dyan sa nagtanong na yun ay same lang naman po ang lasa ng shamu chicken sa mga regular chicken po natin. Ang pinagkaiba lang po, malalaki po sila at saka malalaki ang timbang nila kung ikukumpara po natin sa ibang lahi o ibang manok. So sana po nagkaintindihan tayo dyan at once again magandang umaga, happy farming!